tradisyon pa lamang ay makikita na nasa dugunan ng mga Pilipino ang pagkanta. Mula sa tradisyonal na mga pagdiriwang hanggang sa modernong selebrasyon ay hinding-hindi mawawala ang kantahan at sayawan. Ang umaapaw na klase ng mga etnikong sayaw mula Luzon hanggang Mindanao at ang maraming kanta ng karaoke ay nagpapatunay ng impluensya ng musika sa buhay ng Pinoy. At dahil sa malakas na kasanayan na ito, nabigyang buhay na rin ang profesional na pagtangkilik dito. Ang libangan na ating itinuturing ay naging isang trabaho na ito. Punong-puno ng mga katangmuskero ang kasaysayan natin. Lagi silang nagbibigay aliw sa kanilang henerasyon gamit ang ibang kalidad ng musika. Maituturing dakila ang musika nilang may nakasaad na layunin. Puhang-puha sa kanilang kanta ang kailangan marinig ng bayan. Ngunit hindi lamang para sa mga sikat ang musika. Nauso na rin ngayong panahon ang mga tinatawag na independent bands. Sa kasamaang palad, nag-iiba ang kanilang layunin. Ginagamit nila itong kaparaanan upang umahon sa kahirapan at maggamit ng yaman. Sa makatuwid, nawawala ang tunay na diwa ng musika. Kaya naman ngayong araw, kakausapin natin ng isang tao na bagamat ay hindi sikat, ay handang ialay at ibigay ang kanyang buong puso alang-alang sa ngalan ng musika. Ako si Angel Goza ng Season 2016. Kasi siya sa akin eh, kasi kung sa iba, parang kailangan lang nila tumugtog para magpakitang gilas lang, para magpakul sa mga chicks. Iba kasi siya sa amin eh, sa banda namin tumutugtog kami para magpakita talaga ng kung yung tingin namin sa mundo ngayon, kung ano yung nakaramdaman namin. Hindi lang siya parang pagpakul, parang pagpapakilala talaga ito nung usiyo talaga ako, or kung ano talaga yung gusto namin sabihin. Nababahagi mo talaga yung musika ba sa ibang tao. Kunyari, napapakita mo talaga yung tape. Kunyari, nakagawa ka talaga ng musika na nagugustuhan at pinapakita ng ibang tao na doon mo lang napapakita talaga yung pagmamahal mo, hindi sa paggagaya ka. At ngayon, alam na natin na ang diwa ng pagkanta sa atin ay hindi pa rin nawawala. May mga taong kahit gipit na sa pera, ay gusto pa rin kumanta dahil sa pagmamahal sa musika. Sa panahon ngayon ng sellouts at posers, nakakapagpagaan ng loob na malaman na meron pa rin may pakialam sa tunay na diwa ng musika. May mga tao pa rin may alam kung ano ang tunay na ibig sabihin ng musika sa ating mga Pilipino. Hindi lamang ito simpleng libangan, paraan rin ito upang ipahiwatig ang mga sarili natin. Isa itong paraan upang ipagmalaki ang ating pagka-Pilipino.